Hello po, magandang gabi po sa Sauyo Alliance Church. Salamat po sa pag-imbita po sa akin through Pastor Gibs. Thank you sa panahon na ako po ay maging kabahagi na inyong prayer meeting. Sa gabing ito, ang inimpart po sa akin ng Panginoon ay yung 1 Corinthians 13:13. Sabi po, nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So, nung gabi po na nag-iisip po ako sa verse na ito, o nung gabi na nag-iisip ako sa mga problema, sa mga nangyayari sa mundo, yung tinitingnan ko po ba yung nangyayari sa Pilipinas, no? Maraming takot, maraming worries, maraming kalungkutan, maraming namumblema. Sabi nga nila, may mga anxiety na at nade-depress or depression sa ibang mga tao. Lalo na siguro yung mga nawalan ng mahal sa buhay or yung naging COVID positive, yung mga naging pasyente. So, maraming tayong alalahanin na nakita ngayon sa mundong ito. At tung gabi na yun po ay ako po ay nakapag-isip at ito po yung inimpart sa akin ni Lord na verse, you know, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So, dito po sa una ay yung faith or pananampalataya. Yung tatlong P, napakadali lang po kasing tandaan, no? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So, sa faith po, no? Siyempre, alam naman natin, yung pananampalataya ay yung mula nung nakilala natin ng Panginoon, nung nanampalataya po tayo. Kasi I believe na ang faith ay mas malalim pa sa believing. Ibig sabihin na hindi ka lang naniniwala. Yung talagang pananalig mo ay sa Panginoon. Kasi nakita mo yung kanyang ginawa sa krus, na iniligtas ka, mula nung na-realize mo yung makasalanan ka, tapos tinanggap mo siya. By faith yon, kasi nakita mo or na-encounter mo talaga ang Panginoon. Kasi marami namang pwedeng maniwala sa Diyos, pero hindi lahat ay may faith. O hindi nila nakita yung halaga ng ginawa ng Diyos sa krus. Kaya yun po yung faith, no? At kung yung faith na yan ay nasa atin, yun ang pinamumuhay po natin. Pag ito pong faith ay pinamuhay natin, hindi po tayo malalayo sa ating Panginoon kasi siya yung pinapanaligan natin. Sabi nga, we live by faith and not by sight. No? Itong 7 words na to, napakadali ring tandaan. We live by faith, nabubuhay tayo sa pananampalataya at hindi lang doon sa nakikita natin, no? Pinanghahawakan ko yung verse na ito dahil hindi yung nakikita natin tayo dapat mag-focus, kundi ang Panginoon ang tignan po natin. Huwag nating tignan yung mga nakikita lang natin sa mundong ito, kundi mamuhay tayo lahat, no? All by faith, namumuhay ang Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dun sa ating pananampalataya, papasok po dyan yung pag-asa. Kapag tayo po ay may malaking pananampalataya sa Panginoon, alam natin na may pag-asa tayong inaasahan na darating. Pag-asa na ngayon na bigyan ka ng pag-asa sa mga problema, pag-asa na pagalingin tayo, pag-asa na ibibigay sa mga kailangan natin, pag-asa na darating siya someday, no? Yung second coming niya, para bigyan tayo ng mas magandang kalagayan sa langit o yung lugar sa langit. So sabi niya sa 1 Peter, 1 Pedro 1:3-4, pasalamatan natin ang Ama nating Diyos dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya po napakabuti ng Panginoon na tayo ay binigyan ng buhay na pag-asa. No, hindi kukupas na hinanda ng Diyos sa atin, sabi sa verse 5. Grabing pag-asa ang binigay po sa atin ng Diyos kung iisipin lang po natin talaga. Sobrang inisip tayo ng Panginoon, no, yung pag-asa na ito na paano kung hindi siya namatay sa krus para iligtas tayo? Paano kung pinabayaan niya lang tayo sa kasalanan at nangyayari ang lahat ng ito na wala tayong inaasahan o wala tayong pag-asa? Paano ang mundo natin, di ba? Paano ang buhay natin? Pero ang Panginoon, binigyan po tayo ng pag-asa.
Kaya sinabi niya na mananatili ang tatlong ito, no? Pangatlo ay yung pag-ibig, no? Yung dapat nating panatilihin yung pag-ibig natin sa Diyos na magpapatuloy ka dahil mahal mo si Jesus. Kaya importante po yung love kasi ito yung mag-uudyok sa atin para magpatuloy, di ba? Para maabot natin yung pag-asa. Bukod sa faith natin dahil nakita natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya na mamamahalin na natin ang Panginoon. Kasi kung wala namang faith yung isang tao, napakahirap niyang mahalin ng Diyos. Pero kung talaga na-encounter mo si God, nandun yung faith at nandun yung love mo sa Panginoon. Kaya hindi ka malalayo. Magiging matatag ka kasi may pag-ibig ka sa Diyos. At kung mahal mo ang Diyos, makakaya mo ring mahalin ang tao o ang iyong kapwa. Remember na minahal tayo ng Diyos, kaya dapat din nating mahalin ang iba o ang tao, no? Or sabi nga, magmahalan tayo. Okay. So, bakit importante yung love na ito? Kasi kailanman, sabi sa 1 John 5:12, kailanman wala pang nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ganun po ka-importante yung pag-ibig. At sabi po sa John 13:35, importante itong love na ito because if we love one another, makikilala ng lahat na tayo'y mga alagad niya. Okay? So, kailangan panatilihin po natin yung faith na ito. Yung pananampalataya lang natin sa Panginoon na siya lang yung talagang tinitignan natin. Siya lang talaga yung mahal natin. Siya lang talaga yung pinaglilingkuran natin para makamit natin yung pag-asa na ito. Sabi nga sa love ay mahalin natin ng Diyos at magiging ganap tayo sa lahat ng ito. Sabi dun sa mga binasa natin. So we hope and pray na as Sauyo Alliance Church na panitiliin po natin ito sa ating mga buhay. Lalo na ngayon sa nararanasan nating pandemic na ito. Yung faith, hope and love or pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Nanampalataya ka sa Panginoon sa lahat ng panahon. Hope or pag-asa, umasa ka lagi sa pag-asa na ibibigay sa iyo ng Diyos. At yung love, mahal tayo ng Diyos. Kaya mamahalin din natin siya at ang iba. So keep the faith, hope, and love. God bless you all sa Sauyo Alliance Church. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Pagpalain po kayo ng Panginoon.